Sorry, it's DJ. Again, this is 59 TV. So ngayon guys, ang ipi-picture naman natin is itong ating full range speaker or mid-high. Ito po ay isang D15. Ang laman po nito is Jackhammer 157 at CY450. At ito po ang kanyang handle. So parang sa Turkish lamang po. So kung magkapira tayo, papalitan natin to ng SRX 700 ng JBL. At ito pong kanyang corner guard natin. Dahil kapo sa pira, ito lang pong aluminum na angle bar. At syempre dito sa likod, meron po tayong dalawang speak on para sa ating instrumental speaker at driver unit. By the way, noong ginawa natin ang speaker box na ito is nagkulang tayo sa plywood. So ang ginawa ko ay ang mga pritasong plywood ay pinagtagpi-tagpi ko. Yan. Kung makikita natin ay klaro po ang kanyang mga dugtong. So hopefully pag ma-textured paint natin to ay mawawala ito dahil padaanan natin to ng masilya. Ganun din dito sa kabila. So bali ito lang namang pang ibabaw na portion sa mga box na ito ang may dugtong. Pero dito sa ilalim ay buo na yan. Okay, let's do it mga idol. I-dismantle natin to para makapag-grinder tayo at makapag-masilya. At ito na mga sir, naalisan na natin ang mga accessories ang ating speaker box. So ito po ang ating mga naalis lahat mula sa ating speaker box. Ito na mga sir, tapos ko nang na masilyahan ang ating speaker box gamit ang mixture na glue at simento.
Ngayon ay mag-texture paint na tayo. Nabutasan ko na rin ang lilid ng ating speaker box para sa kanyang metal handle. Ganun din dito sa kabila. So, ito na po ang ating primary ingredients sa ating pag-texture paint. Mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano ang mixing. Una, bistayin muna natin ang simento gamit ang pino na screen para purong pino talaga ang ating simento bago natin ihalo doon sa glue. At ito na po ang ating water-based glue. Sa isang kilo na simento, bali kalahati ang ihahalo ko nitong ganitong size na glue para malakas po ang adhesion sa ating pintura dito sa ating speaker box. The more kasi na marami ang glue is the more na strong ang kanyang adhesion. Lalong-lalo na sa mga speaker box na may pintura na kailangan i-grind nyo muna bago applyan para kumapit ng husto ang ating improvised textured paint. Sa paghalo naman, mas maganda kung gumamit kayo ng power tools para mas mahalo nyo ng mabuti ang ating mga ingredients. Kung wala naman kayong power tools, pwede rin naman mano-mano kaya lang matagal. Kung first time nyo pang gumawa ng ganitong textured paint na improvised, kailangan dahan-dahan po ang paglagay ng tubig. Well, kung masobrahan nyo ng paglagay sa tubig at masyadong malabnaw, pwede rin naman kayo magdagdag ng mga ingredients para makuha nyo ang gusto nyong lapot or viscosity. Anyway, mura lang naman ang ating ingredients. Itong simento ay 10 pesos per kilo lang. Ang may kamahalan, ito lang glue dahil nasa 100 plus dito sa aming probinsya. So para ma-achieve natin ang ating objective na textured surface, kailangan gumamit siyempre tayo ng textured roller. Sa mga first timers, ay strongly suggest na doon po kayo magsimula sa pagpintura sa ilalim na bahagi sa speaker box para kung may sablay, siyempre hindi yun makikita dahil nandun sa ilalim at dito na kayo mag-adjust sa ibang surface ng speaker box. O diba, sa halagang 300 pesos, meron ka ng instant textured painted na speaker box. Sorry, it's DJ. Get some.
At ito na mga ka-sound, tuyo na ang ating textured paint. Ito na po yung resulta. Tapos ko na din itong na grinder. So mamaya, mag-apply na tayo ng final pintura. Sa pag-apply naman po ng ating pintura, meron akong tape sa inyo. Kung nakikita nyo, meron po akong nilagay na mga screws dito sa bottom side ng ating speaker box. So parang nilagyan ko siya ng paa para mamaya pag magpintura na tayo, mapinturahan natin ang lahat ng side sa ating speaker box dahil pwede natin siyang baliktarin kahit basa pa ang ating pintal dahil may nilagay tayo na screw na magsiserve as paa. Sa ganitong paraan, mapinturahan po natin lahat ng side ng ating speaker box once at a time. By the way, itong ginamit ko na pintura is ordinary quick drying. Inami lang po ito. Pwede rin kayo gumamit ng water-based na pintura. So, depende na lang yan sa inyo kung ano ang available sa inyo. At ito na mga ka-sound, malapit na tayong matapos sa pagpintura. Isang side na lang ng ating speaker box ay tapos na ito. Ganun din itong isa. So i-share ko din sa inyo ang aking salinana ng pintura para sa textured roller natin. So ngayong araw, since tuyo na ang ating pintura, maglalagay na tayo ng mga speaker accessories natin. So sa speaker box na ito, I decided na rubber feet lang po ang ilalagay ko nito para malinis at professional tingnan. Nasa 90 pesos lang naman ang bawat apat na piraso nito. Doon ko ito na-order sa overseas online. Ito po ang pinakamalaking rubber feet na nakita ko sa online. So ilagay ko na lang sa description box ang link sa seller nito. Baka trip nyo rin. At ito namang ating speaker handle na SRX 700 ng JBL is doon ko ito na order kay LM Bass Mayor. So lagay ko na rin ang link sa description box. At ito po ang ating two-way dividing network na CN2500.
Sa pagkabit naman po nitong ating dividing networks ay i-observe lamang nyo ang tamang polarity, positive and negative. Ang in, yun po yung galing sa ating speak on. At ang out naman, yun po ang papunta sa ating mga driver units. Ayan, tapos na mga kasound. So mamaya, lagyan natin to ng speaker cloth. Finally, tapos na ang ating speaker box mga kasound. Iba talaga ang pakiramdam kapag sarili mong gawa. So parang gusto ko nang magyabang sa mga katrupa nating sound addicts din. At excited na uling mag sound check. Welcome back mga sir. Finally, andito na tayo ngayon para sa testing sa ating bagong gawa na D15 full range speaker or mid-high. Actually, hindi po ito bago.
Yan, ang picture na yan, ito po yun dati. So noon, hindi po siya naka-texture print at wala po siyang speaker cloth. At ito po ang ating gagamitin sa ating testing ngayon, ang ating TriFirst 737 na DIY. Tapos, connected tayo dito sa module na ito. Ito po ay isang Bluetooth receiver. Yan, connected yan doon sa ating mixer. Tapos, gumamit tayo ng 31-van graphic equalizer para sa left and right. So, bali hindi na lang tayo gumamit ng crossover. At gumamit din tayo ng mixer. So, ito namang ating speaker box dito sa kanyang likod ay bali, meron po tayong tag-dalawang speak-on bawat box. Sa baba po niyan is para sa ating instrumental speaker at ang taas na speak-on para sa driver unit para kung mag-sit up tayo ng 3-way, 4-way, so madali lang nating isiparit ang bawat frequency at ganun din doon sa kabilang box. Yan. So ito po ang ating connection sa likod ng ating amplifier at mga gadgets. At dito naman po sa ating graphic equalizer is may kunting equalization tayo since ang application na ito is para sa full range sa ating mid-high. So iwan ko kung sakto yan. Basta ginanyan ko lang. Dito naman sa ating mixer ay naka-flat lang po ito. Kalahati sa bass at kalahati din sa tweeter. Dito naman sa ating power amplifier is nasa 9 o'clock lang po ang ating volume. Sige, sound check na tayo. Daming istorya. So, ito na. Play na tayo ng songs. Yan, halos di po umiilaw ang ating signal indicator dito sa ating amplifier. Ganon din dito sa ating mixer dahil nasa 9 o'clock lang po ang ating volume control. So since nandito tayo sa loob ng bahay, tamang sound check lang para marinig lang natin ang tunog ng ating speakers. Soundcheck muna tayo. Mamaya, try din nating mag-soundcheck ng mga ragatak na music. Try natin ang intro music sa Silent Sanctuary. So, intro lang para di tayo mag-copyright. We'll be right back.
Wowie Remix. Wowie Remix. There we go mga kasound, this has been your 59TV, maraming salamat, hanggang sa muli, bayan!